seconds remaining. Remaining. 10 seconds remaining. Ayun, good morning guys, good morning. So, bago yung ating setting at ayan, magandang umaga sa lahat. Magandang hapon na pala. So, nasanay ako na good morning kasi kakagising lang din natin. So, first off, this is Detonator versus Admiral ang first match natin of this day. Kasi dalawang matches lang ang i-coverage ng Lupon. At eto ah, importante yung laban na to because Detonator is on the third place and they need to win. They need to win dito against Admiral Dota to secure or para at least maabot sila sa top 2. At top 2 lang yung kukunin for the playoffs versus TNC and Fnatic. So nice daw sabi dito ni MV Mr. Paul 102. At nice na nice nga eh. Kulang na lang ng ano dito eh. At ng relax lang. Kulang lang ng ano dito ng kasama. At ngayon solo muna tayo pero we are almost done sa ating setup dito. And soon mag ano na tayo, meron na tayong kasama, mga analysis natin na lalabas. At sino ba ang top 1 to 4? It doesn't matter kung sino ang top 1 to 4, but yung top 1 it is still Clutch Gamers and then yung top 2, sino nga Direct Eric? That top 3 tong ano diba tong Detonator. Top 2 Tigers ba? Lotak ang top 2, okay? Nag-aagawa ng Detonator at saka Lotak sa top 2 kasi dalawa lang talaga ang kukunin. Uy, anyari, nawala. Ah, may inayos ka lang. Ba't biglang umitim? Okay na 'yan. Sige lang, okay lang. Ayan, okay na 'yan, okay na 'yan. Sanay naman ako mag-adjust. Kasi all my life nag-adjust tayo. So eto at Detonator, Ogre Magi, Pugna and Silencer yung na-pick nila while Admiral Dota, Earthshaker, Necrophos and Lina. Ayan ah. So minsan yung Necrophos na pick, minsan lang ako nakakita ng nananalo na Necrophos na pick ah. Not to be negative about it. Kasi
parang I feel na na-fall off na siya sa meta. Pero pag naka-Velo naman yung Necrophos eh, dire-diretso naman siya eh. Maganda din yung ano. Wow, pampa-relax ng cast, napaka-relax ng casting mo, sabi ni Bertosio. Oo nga eh, nakaka-relax. Huwag mo off, ayun. At napaka-relax nga namin dito. Bidang-bida ngayon yung Ogre Magi na pick, sabi dito ni RH Broadcast Sprite. Yun nga eh, yung Ogre Magi, unti-unting bumabalik sa meta na to. Sa kadahilan ng, kahit hindi siya nakaka-farm eh, pwede siyang tumangke. As kahit hindi siya nakaka-farm, he has the level 10 na 90 gold per minute. At ano yun, masyadong useful yun. Kasi ang Ogre Magi, pag naka-farm siya, naka-kill, kahit hindi siya, kung ano mong mangyari sa kanya, meron siyang items na pwedeng i-contribute sa kanyang team. So, fourth pick dito ng Admiral Dota is the Jakiro. Yan. Jakiro agad. So, Earthshaker and Jakiro will be the supports and Necrophos Lina will be the core hero of Admiral. While Detonator, I don't know if this Ogre Magi ba magiging offlane. Kasi, Pugna din, pwedeng i-offlane. Pugna, pwede din siya i-midlane. But Silencer will be the position number 5 or full support dito. At, ano yun? Babae yung nasa gilid. Ay, may nakakita ba? I-wave mo ngayon kamay mo, ano? Yung si Miss Marian. At ayan, nandito lang. Nag-o-observe lang yan, guys. Nag-o-observe. Kasi we are training her para pag lumabas na sa playoffs, lalabas siya sa playoffs. Tinetrain namin siya, so nag-o-observe siya sa amin kung ano yung daloy ng casting. Palingon, may nakita ko babae. Ha? What? Boshan, may chance ba na maban yung Dota dahil mga cancer na player? At, what? may chance na... Hindi naman siguro mababan yung Dota sa Pilipinas. Because, okay, maniwala guys. Don't be gullible about ano. Gullible or wag kayong masyadong maniwala sa internet. Okay? Maraming troll sa internet. Do not believe anything you see. So, Classic Spade, hello sa'yo. Good morning, good morning. Siya ba yung bisita nyo last week? I don't know. Paano ko sasagutin yan? Medyo maglo yung book natin. Ayos-ayos lang muna. Gamer din ba si Marian? Yes, gamer siya. And Ancient... Ha? Ancient 4. Ancient 4 siya. Active siya since Dota 1, okay? Active siya since Dota 1. Sige. Ganito. Yeah, sige, introduce na natin siya. Hindi, may mga nagtatanong dito about Dota. Sige, anong experience mo about Dota? Hindi mo sabihin yung team. Okay, mamaya na lang. Live po ba ito? Yes, we are live. First game of the day. At eto na. So, final pick for Detonator. This is Lifestealer as the core hero and Storm sa mid lane. Pugna will be the offlaner, okay? Ogre Magi at Silencer dito ang magiging support nila. While Admiral Dotes, they need to find the carry. Okay, Lina and Necrophos. Lina mid, Necrophos offlane. Heavy carry pantapat dito sa Lifestealer. Maraming pantapat sa Lifestealer actually. Merong Terrorblade. Ano pa yung mga pantapat sa Lifestealer na mga hero na malalakas talaga. Meron pang hindi pa bumabalik yung Naga eh. Kasi counter yan sa Lifestealer nung una eh. This will be the last pick kasi Lifestealer. So Razor din, mga ganun na mga pick. Pero hindi na siya minsan napipick na ngayon sa meta na to. Pro player po ba siya? Yes. Pro player siya. Boshan, endorser ka ba ng King Sisig? Hindi pa nakakain nun. Pero kung magpapa-endorse sila, papayag ako dun. At, Necrophos, kinonvert nila.
as the carry, okay? I thought this was Necrophos na offlaner. So ayan, Panda ang magiging last pick for Bokirino. At ayun na nga ha. Wala silang heavy carry for Admiral Dota, but yung Lina, she can convert to heavy carry by the time na aabot siya ng level 20 patas. At depende na rin yun sa item build niya. Pero si James, palagi nakikita ko si James na sa Lina niya, nag-aaga names, hindi siya nagde-daedalus, mga ganun na build. Jonas Manyalak, sino po yun? Kamukha ko yung nasa billboard ng King Sisig. Naku po, ang dami ko ng kamukha. Ako yung Sisig. Yummy ba ako? At ayan. Ano pa ba balita kay Sir Mike? Busy pa si Sir Mike. Pero nandito lang yun. Hindi pa yun umalis si Sir Mike. Okay? Shout out sa team OFW, sabi dito ni Red Ranger. Ayun. At sikat na talaga si Ogre Magi, si Kuya Nick. Mataas sa bayan member ni Sir Mike. I don't know, hindi pa siya naglalaro eh. So, eto na nga po yung ating first game of this best of two series. Pwede ka na tumabi dito, Marian, kung ano. Pero wag masyado tumabi kasi ano, makita ka. Hanggang dito ka lang, okay? May boundary din yung ating feelings. Side joke lang. At pwede ka dyan, no? Dito lang, oh. Yan, di ka kita. Ayan! Hi sa analyst daw, sabi dito ni at ni Kasahari, nakaabang agad. Ay, naglag! Oh my lord! Reconnect muna tayo. Sa umpisa lang lag. Pwede naman tayo mag-free cam na lang siguro kung magaling yung cameraman, no? Try natin kung magaling tong cameraman. So, papakilala ko na agad sa side ng detonator. Ito si Bimbo dito sa Ogre Magi, Ben Hur, Storm Spirit, Luciano, Lifestealer, at si RR, Silencer, Sam H. Pugna. Sa kabila naman, Admiral, Jar Jar, dito sa Necrophos, Rior, Jack Hero, Bokirino, Brewmaster, James, Ondalina, and then si Tuslob. Bisaya tong Earthshaker si Boombox, no? Na Tuslob, Sausaw. Anong pangalan niya talaga? Tuslob, sausaw lang. At uy, aggressive dito yung Earthshaker. Fisher na naibitaw dito si RR, ang una nilang gustong bigyan. Yan yung silencer, ang ganda ng body block at makakalusot pa rin, but still first blood makukuha dito ng Admiral. Nako guys, sinabi ko kanina ha, detonator needs to win this best of two series para at least maganda yung kanilang ano dito, yung magiging placing sa ranking. Hanggang ngayon ba may problema pa rin yung C-server? Nako, dami mong katanungan. Hindi mo nga tinatanong eh. Hanggang ngayon, araw-araw tayo nagkakaroon ng bagong problema. At ayan, C-server. Yes. Minsan nagkakaproblema siya. Pero so far, naglaro ako kaninang umaga. Okay naman eh. At yun na nga, yung matchup dito sa mid lane, Storm at saka Lina. At Storm, medyo malulugi pa siya early kasi yung Lina lamang sa range. At isa pa, ito yung Earthshaker going for the second blood. Ayan ni Fisher, napaka na light strike array, magko-connect din. Ben Hur, micro lang, hindi niya alam saan pupunta, parang buhay ko lang, hindi ko na alam kung nasaan ako. Pero another stun na naman ngayon, yung Storm using the Fairy Fire. One more hit, nagmintes, pero mamamatay pa. Yes, he will fall 0-2 agad for Admiral. Nice opening, very aggressive for Tuslob kay Boombox. At ayun na nga, yung kanilang pinapakita early. Kinakailangan nila to i-capitalize kasi ang detonator dito, their lineup composition malakas sa late game. Admiral, wala silang carry as I've said earlier, okay? Wala silang carry and it's up to Lina if she will convert. And then there goes the bottom lane, another one for Earthshaker, be sure. Ito yung Pugna, no decrepify yet, level 1 pa lang yan si Sam H. And Sam H, two more hits, 1-2 ay hindi pa natira. At ayun na nga si Rior, meron pang curse, buti na lang merong sustain para dito sa Necrophos. So Earthshaker on the rotation, Necrophos and Jakiro kalaban yung Pugna at saka yung silencer sa bottom lane. Medyo lamang tong detonator sa baba pag nakagina ng level yung Pugna at saka silencer because they are dual support, dual nukers.
Tingnan natin kung yung Necrophos kakayanin ba yung sustain. Mahirap kasi sa Necrophos eh, pag na-curse siya ng silencer, etong ni RR, pag gagamitin yung skill niya, dodoble at dodoble yung damage ng kanyang curse. Uy, nako, speaking about curse, ayan na, si Boombox, hindi siya, ay, dado na! Ang galing naman ng move na yon. At continue pa rin yung chase dito, galit na galit si Tuslob. Teleport lang sa mukha ng Earthshaker. Pero nice move for RR, deny niya talaga yon. Grabe yung kanyang analysis, ang kanyang naigalaw doon. Well, on the mid lane, obviously, Lina, lalamang, but then Storm, mukhang nasa alanganin na naman. Fisher is available. Uy, naku, nag-lag na naman tayo. Reconnect muna tayo. Reconnect lang ha, kasi walang tayo. Reconnect muna. Ayan. Hey, what's happening? What's happening? Continue yung laban, hindi mamamatay yung Storm Spirit sa mid lane. Ito yung cameraman, ayan na. Yung Ice Pass, ginawa agad ni Rior, level 1 pa lang. No Liquid Fire yet. Samage, saving himself, decrepify sa sarili. While on the mid lane, dalawang stun, magkoconnect. Pero sobrang lalim mo niyan. At ito yung Storm, mga tropa. Kinakailangan na talaga na Storm na makakuha dito ng level 6. Para at least pwede siyang tumulong sa map. Okay, that is the key for Detonator. Tutulong dapat tong Storm on the mid game. Kasi hindi niya kaya talaga itong Lina tapatan eh. At eto din, pag yung Storm nakapwesto sa mid, tapos meron magro-roam dyan na support, pwede nilang patayin yung Lina. Since Lina is vulnerable. At ayun lang yung lockdown talaga ng mid lane matchup. Yung stun lang ng Lina. At speak about stun, eto na po yung nasa baba. Stun Fisher, magkoconnect ko dyan. At ayun po yung silencer, mamamatay si RR. Storm din nabigyan. Solo kill ni James on the mid lane. Nako, ayan po yung Storm, level 4. And I think level ni James doon, magle-level 6 na to sooner. At unang-una siyang makaka-gain talaga ng momentum tong Lina. And Boombox, patuloy lang sa kanyang roam between on the bottom lane and doon lang din sa mid. At stun, Fissure, hindi pa naibitaw. Ayan yung stun. And si Raging Potato, Bimbo, binabody block. Hindi pa alam yung Fissure. Pero ayan na po yung dalawang stun. Magkukunik po dyan. Ogre Magi, dropping down low. Uy, Ogre Magi! Ganda pala ng Fissure doon. Two more hit. Ayun, patay. James on the killing spree. Babalik na naman si James dito. Magle-level 5 pa lang tong si Ben-Hur. While James Laguna will be online at iingatan dapat ni Ben-Hur yung kanya sarili. Good news for Admiral. A good news for Detonator. Etong si Luciano sa top lane, yung Lifestealer, libre, one-on-one sa Panda. But Panda has this Drunken Haze. Kumuha ba siya? At yun, level 1 Drunken Haze. At yan nga, si Luciano, maganda sana yung farming dito ng Lifestealer kung walang Drunken Haze. Pero so far, Luciano, siya pa rin yung pinakalamang sa CS. That is the Smoke, Earthshaker and Rior. Ice Path, Fissure, and Dual Breath is available. Makikita nila dito. And they're aiming for the Storm. Ayun pa, yung napakandang Ice Path. Stun from James. That will be Ben-Hur to fall, dominating on the Lina. Hindi pa sila tapos. Ice Path available ba? Ayan na yung damage. May Dual Breath. Light Strike Array again for Lina. And Ice Path para ma-secure yung lockdown. James on the mid lane. Level 6 na agad. Saan na si Bok Boss yan? Nandito si Bok! Yan o. Si... Panda. Si Panda, si Bokirino. Busy si Bokirino sa top lane. At for Detonator, kailangan na talaga nila na makaano dito yung Storm eh. Maka... Uy! Shrine! Shrine mo na, baby! Ayan. Gagante. At hindi pa nila maaabutan. Uy, Ice Path doon ni Rior to save Bokirino. Si Sam H, ha? Minsan lang tayo nakakita kay Sam H na naging safe lane. Pero yung Panda, yung Pugna so far, hindi pa nakaka-push talaga. Reconnect muna tayo ulit.
Masyadong ano tong ano ngayon? Masyadong makulit tong pag-spectate ngayon, muntikan pa yung Dragon Slave. Pero mid lane, James ngayon, 50% HP remaining on the tower on the mid lane. Ayan na si Rior, bibigyan pa ng pots yung si James. Nakaka-recover agad yung Lina. At eto si Jar Jar, Necrofoss level 6, karat na kamatayan online. Bokirino, Panda Split hindi pa nagamit. Luciano, hinaharas lang. Ayun, naglalambingin lang ko sila dito sa top lane. Lambing-lambing lang, Necrofoss, first item choice is the Hood of Defiance. Ang ano ng Necrofoss, ang yaman. Ayan na si James, sinasayaw-sayawan. At ayun, sasayaw ka, pero hindi ngayon. Outnumbered ka, pero makakalis pa rin. Makakalis pa rin. Uy, naku po, naabutan ng Liquid Fire pala. Sapat pala yung damage doon. Buti na lang, nandoon yung dalawang support ng Lina. Level 7 for James. Magla-level 8 na siya ngayon. Uy, naku, level 8. Two gaps apart of the level. Well, top lane, dito lang yung lifestealer na free farm. Rior. Nasa baba. Karat ng kamatayan online, ha. Ibibitaw ba yung karat? Eto yung blast. Eto yung damage. Eto yung karat. Karat mo na! Ay, hindi pa. Hindi pa kaya kasi may life drain. Somehow, top lane, mamamatay doon yung Ogre Magi ata sa mid na naman. Nalaguna na naman ni James yung Ogre Magi. James right now, sobrang aggressive. Capitalizing yung kalamangan niya dito sa mid lane. While top lane, Bokirino, anong item ng panda na to? Magbiblick tagar agad yung panda. Advance na yung posisyon. At there goes Jar Jar. Buti na lang meron siyang Hood of Defiance. Fisher sa tatlo. May dual breath pa for RR. RR uunahin. Hindi na ikakarat. Hindi na kinakailangan. At lamang na lamang sila dito sa baba talaga. Baba at saka sa mid lane lamang. Babalik na. Kinarat na agad. Ogre Magi hindi pa mamamatay. Pero Samage will fall. At susunod dyan yung Ogre Magi. Naku, may heal pa dito for Tuslob. May curse, pero hindi mamamatay sa curse. Ganda ng galawan ng ES. Yep, ganda nga ng galawan dito ni Boombox. Bottom lane, binabawasan na. I think James, hindi na kaya talaga ng Storm eh, yung si Lina. Item check for James, guys. He has the face boots and doble na null talisman. Ang sa detonator lang kasi, mahirap kasi i-execute yung every clash. Bayad na bayad dito yung Fissure talaga ng Earthshaker. Compared sa Ogre Magi na isa pa lang yung stun. Wala pa siyang multicast available. Yan na yung Ogre Magi yung nasa mid lang. Kasi alam niya na makakasurvive siya sa burst down potential ng Lina. And then yung Storm, nakapag neutral clips na yung Storm. Admiral going for the bottom lane. They want this objective. At yun lang, bounty rune. Ako, masisecure pa dito halos lahat ng bounty rune sa side ng Dire team. Kanila na yung net worth advantage. Storm, top lane, may panda split yan. They need to kill this panda or burst down. Kakayanin ba ng Storm na may double damage? Ayan yung katanungan na Bokirino. Nasa gilid lang yung kasama dito ni Luciano. Naglag na naman tayo at reconnect muna ako. Ah, yun nga eh. Lysander, ang Tuslob, ibabaon. Ibabaon yung ibig sabihin ng Tuslob. Hindi nila napatay yung panda. Wala pang global silence, nakapag-split siya. At alam nila na nandoon halos lahat ng heroes ng detonator sa top. So they are going for Samage. Magko-connect pa yung dual breath and ice path. Lalaban siya. Kinarit mga sir. 40 seconds. That is Ben-Hur going for the kill. Rior dropping down. Rior, mabibigyan. Pero yung tower dito sa baba, ha? Tower dito sa baba, sobrang bawas na. Ay, sorry. Radiant's bottom tower is under attack. Uy, minamatay. James, unstoppable. Storm, nalaguna yung Storm. And James ngayon, 500. Uy, tinip niya na si Ben-Hur. Tinitrigger niya, oh. James is on fire. Speak about Nyx Assassin, a net worth 4,600, pangatlo yung Nyx Assassin, pero nako,
dalawang core ng Admiral lamang na lamang. Si Ben-Hur nag-tip back. Ogre Magi Bimbo level 7 na multicast is available. Global Silence for Silencer hindi pa. And speak about the Bimbo, nako, pinagtutulungan pero makunat ho 'yan. Dalawa na 'yung ulo, doble-doble pa 'yung katawan. Kaya etong si Bimbo, kailangan niya lang talaga ng item eh. Siya ata 'yung magfa-farm ngayon ng Ogre Magi. Ay hindi. Siya pa talaga, wala lang siyang item talaga. Top lane, pinapressure fortifications, mag-expire. Panda split. Ilang segundo na lang yung panda split. Kalahating minuto. Lifestealer. Luciano. Kitang-kita dito sa loob ng kagubatan. Yan na. Ring around the Rosie na lang sila. At teleport lang si Bokirino. While try nyo daw VPN. Mid lane, makukuha na nga nila yung nasa baba. And Admiral, going for the second objective. Ayan na yung mid tower. Naku, Bimbo! Gustong tumangke! Bimbo, frontline, ding ding ding, multicast, nandoon yung ice path, hindi magkoconnect, inekos lang agad yung Ogre Magi, pero walang bawas yon. Eto si Tuslob, mabuti na lang may stun, at hindi pa makakapitas dito yung detonator, aalis yung Admiral safely. But there goes the top lane, Panda Split is yet to be used, Luciano with the creeps, at makakapush ata itong Lifestealer dito eh. Meron pang storm na paparating. Bokirino, available yung blink dagger. Panda split. Panda split. Panda split. Ayun, nag-split na siya para makasibat. Diyan na si Boombox at si Bimbo. Mukhang nasa alanganin. Enchant totem, hinambalos na. May Fisher pang pwedeng ibitaw. Pero eto yung Lifestealer gustong makatower. Teleport na. Yung Necrophos, pinalipad na. Yung si Smeagol dito. Smeagol! Uy! Na-deny talaga eh. Luciano, Rage, gagamitin Fisher, hindi magkoconnect. Ayun na po yung Panda Thunderclap. At papasok lang siya dito sa Storm. Uber, ginawang Uber yung Storm. Pero hindi, nandiyan si James. Mukhang si Storm pa mabibigyan. Naku po, yung Storm. Dinip na naman ni James. At naglag na naman tayo. Baka mag-GG na. Kagaya kahapon eh, kahapon in the middle of the clash naglag, tapos pag ano ko, pag watch game, lobby not found na. At 118 detonator, biruin nyo, sobrang ganda ng gising ng Admiral siguro ngayon eh. Oh, sobrang ganda ng ano nila, performance early. Isa pa lang napapatay sa kanila, sino yung support na namatay? Sino yung namatay sa kanila? Ah, si Rior. Si Rior pa lang ang nabibigyan kasi Jakiro naman eh. Support naman yun eh. At ang Brewmaster, pagkatapos ng kanyang Blink Dagger, going for the Hand of Midas. Si Boombox dito, online na yung Blink Dagger ng Earthshaker. At Eric, print screen mo nga tong ano nila, mga... So we are back. Ito na. 16 minutes ah. Yung next yung Lifestealer dito. Ayan na, armlet available na sa Lifestealer. Then eto si Jar Jar. Ayan yung Necrophos mechanism online. Next item is the Guardian Greaves. And Admiral really going for the early game. Ayan na, surprise mother father. Isang hit na lang. Yes, masisecure dyan yung kill sa Earthshaker. Pero pinalipad na. May stun, global silence para makasibat. Ding ding ding, stun dito kay Bimbo. So pinitas nila yung Earthshaker. And it was an heavy engagement sa side ng detonator. Makakabili na tong Necrophos oh. 650 gold.
Ben-Hur, top lane, Storm, item for Storm, may kaya na ba to? Wala pang kaya. Pero makakabili na siya. At, ay! Nako. Makakabili na siya na siya ng kaya eh. Pero nabigyan na naman ni James. Monster kill na ho yung Lina. Akala mo, jer-jer-jar-jar yun. 8,000 net worth sa dalawang core ng Admiral. Necrophos. Pinapabayaan talaga itong Necrophos eh. And James doing all the plays early for their team. But then here goes the bottom lane. Nandito yung Earthshaker na merong smoke. Blink dagger for Panda. Blink dagger for Earthshaker. And in a blink of an eye. Nako, baka magkakaroon na to ng isang matinding clash. Wala pang kasama si Sam H. Defensive na defensive yung Pugna. But nailapag niya na yung nether ward niya. Nagpakita na siya ngayon. Pumasok na yung Panda. Ayan na yung teleport. May fissure pa sa dalawa. Pero lifestealer ho yun. Unang mabibigyan yung Pugna. But in return, Earthshaker mamamatay din. Push na lang sila. Push, push, push. Storm Spirit, hindi pa makakatulong dito yung Storm eh. Kinakailangan niya pa ng item talaga. Talking about item of Ben-Hur, yung kanyang kaya, pina-farm niya pa talaga in this 18-minute mark while the tower on the bottom lane falling down so fast. At ayan na nga, free tower naman to tingin ko. Pero responde, nandito na si Luciano. Nandyan na rin yung silencer, andyan pa yung buyback ni Samich. They're going for Jar Jar. Meron pa yung mechanism, meron pa yung ghost shroud, at meron na naman tayong lag. Pero tingnan natin kung magpapatuloy ba itong clash ito. At mag-reconnect na naman tayo. Godlike na si James, nagkakaroon ng clash. My left drain, connection problem. What? Oh, reconnect ka na. Lobby not found na agad. Okay, okay, okay. It's so lag right now. Pero ayun, yung double stun. James Godlike, Macro Fire sa dalawa. Ogre Magi, mamamatay. Nasunog, ginawang shish kebab. At si James, yung mahabol pa. Mayroon pang yung scepter at blink dagger available sa kanya. Nako, Bokerino, Panda Split, agabit na ho kanina. Push from Admiral. 4-22 in the scoreboard. Sayang, hindi natin nakita yung 3-2-2 na score. But ayan na, yung lifestealer. Lifestealer bomb at global silence combo. This is the turnaround for detonator. Nabigyan yung godlike ni James. That is 837 gold. Tinitip nila si James, oh. Tinitip nila si James. Comeback pa to. So pinakita na talaga ng detonator yung kanilang alas, okay? That is the lifestealer bomb. Lifestealer bomb together with the global silence. At clash continues, ice path. At gusto nilang unang mamatay itong si Earthshaker. Pinaka vulnerable yan. Pero unang mamamatay doon yung si Rior. Kahit nakunat dito yung Jakiro ah. Echo slam, ayun sa dalawa. May double teleport pa, James. Papasok, kinarat na agad. Lifestealer mamamatay, tip. Walang tip. Tip nyo na lang. Walang tip kasi nagde-tip na sila eh. Stun again. Three heroes will fall. Detonator. Sayang yung kanilang push doon sa mid lane. Biglang resurrect yung Admiral. Nagpalit na yung lineup ng Admiral. Bakit parang biglang lumakas? Sabi kahapon, biglang umiwi ng Admiral. Pero ngayon, biglang lumakas na naman. Sabi sa inyo guys eh, kumakapa pa talaga sila, okay? New lineup to, new lineup to ng Admiral. Kumakapa at kumakapa pa lang. So, time frame is enough. But a Storm, nako, yung buhay niya hindi enough. Na-tip na naman. Tip lang sila ng tip. At Talib Gaming. Eto na si Jar Jar. Nasa baba na yung nasa mid lane na yung Necrophos. Makaka-free tower na naman sila. Apat na heroes magre-respawn pa. So pressure, konting damage, kompleto agad yung Admiral. Atras lang sila. Tingin ko next push nila on the top tower. After nyan, when they have the map control, they could go for the Roshan. But not yet. No push yet on the top lane. Panda Split available. Echo Slam.
50 seconds and ayan na nga, naku, na locked on pa. Yan yung life stealer pero may global silence. Jar Jar, front lines lang, Greaves gagamitin. Guardian Greaves, pang counter sa global silence ng detonator. Ayan na yung push, ayan na yung tower. At hindi pa sila nagka-clash, but Panda pwedeng gumamit dito ng split ha. Liquid Fire, Panda with the split. Bimbo, narekta na yung Ogre Magi. Glimmer Cape, ginamit na ni Sam H to save this Ogre Magi. May pinalipad, Ben-Hur on the other hand, aiming for Earthshaker. At Ben-Hur, mabibigyan nga doon si Boombox. But yung clash dito sa gilid, napilitan na yung si Lifestealer na makakapag-buyback. Hindi ka makakatakas, boy. Na confirmed na dito yung Storm. Isang minuto, wala yung buyback yung Storm ata. Ah, meron, meron. Nakapag-buyback dito yung Lifestealer nga pala. But Storm, nasa backlines, nag-teleport na, dikit-dikit dito, may sustain. Ben-Hur, anong nangyari? Na-stun! At makaka-dieback pa dito, James, dominating na. At naku, si Jar Jar, grabe yung sustain. Pero Rior, mamamatay dito. Luciano, fighting for his life. Luciano, mina-micro out. At gagamitin pa yung Infest, Sam H, Decrepify. Ayan pa yung life drain, available ba? Gusto niyang i-save yung life stealer talaga eh. Pero si Sam H at life stealer bubulaga sa harapan. Meron pang multicast stun. Sam H tinamaan pa ng Dragon Slave. Mabibigyan dito yung Pugna. Chase down from James. Armlet tackle for Luciano. Apat na hero, mina micro out. Bimbo walang magagawa dyan. Nilagunan na lang yung Ogre Magi. Pwede pa sila makapag-push pero napakalayo po dito ng creeps nila. They could go for the Roshan after this. But bawas na bawas sila eh. Ipupush na lang nila ata yung sa mid tower. Paparating na si Rior. And yung Echo Slam nasa kay Boombox pa ngayon. Yun na si Pokmaru. Shoutout sa Pokmaru. Para kang si Eric Pokmaru. Hindi pala si Joma pala. Si Joma. Pokmaru. Shoutout sa mga Pokmaru dyan. Sino ba mga Pokmaru dyan? Press 1 kung Pokmaru kayo. At ay makaka-Echo Slam ba? Echo Slam, hindi. Global Silence activated. 3, 2, 1. Makaka-survive pa. Eto si Tuslob. Tinuslob na nga yung Echo Slam. Hindi pa magagamit. At mamamatay pa si Bimbo. Itutuslob niya ba yung kanyang Echo Slam? Yung Enchant Totem niya. Si Joma Pokmaru. Nandun si Joma sa taas. O si Marjong Hill. Pokmaru si Marjong Hill oh. Shoutout nga pala kay Marjong Hill. 9:35. Scoreboard. 15,000 net worth advantage. Jar Jar still has the mana. Still has the sustain. Ayan na yung Lifestealer Bomb. Nag-aantay kay Ben-Hur. At saka kay Luciano. Wala pang global silence ha. Meron pang Echo Slam. Hindi pa sila magpapatuloy ng push ngayon. At uunahin natin nila itong Roshan. Pero kitang-kita dito. Naku, Boombox. Naligaw ng landas. At buti na lang nakabili siya ng Yule Scepter ha, bago siya namatay. Sino yung si Jar Jar? Si Jar Jar. Si Jar Jar, di ba si ano? Si Talib. Ah, si Bensoy. Tropa yan, tropa. Nasa taas lang yung naglaro eh. Nagtaroy pa. Si Mighty Savior yan, si Jar Jar. At konting katahimikan muna. So, magre-regroup muna. At si Boombox lang dito yung pinakamasaklap yung nangyayari. Kasi siya talaga yung nare-reacta ni Ben-Hur eh. Ayan na, yung stun. Meron pa nga paparating na Echo Slam. Ni Laguna pa for James. Muntikan pa si James mamatay. Pero si Bimbo nagpakita na. Ben-Hur teleport out. Iniwan na dito yung siya Bimbo. At Bimbo, makakasibat ba? Ayun. Lockdown, Enchant Totem. Glimmer Cape. Uy, walang detection. Walang detection. May Heartstopper lang. At ayun nga, napatay nga sa Heartstopper.
na cardiac arrest yung dalawang ulo dito ng Ogre Magi. May casting couch na tayo. Opo, may casting couch. May fake caster din nga eh. Caster's couch. Yan na, nakahanda na yung combo nila. Global Silence available na naman. At saka yung Life Stealer Bomb. Desolator, nakuha na ni Luciano. Si James yung pinakamagandang target dito ha. Pero mukhang hindi pa nila makikita yung Lina kasi nakatago pa sa top lane. Kumpol-kumpol din yung Admiral dito sa ancient, sa neutral area. Smoke, mabibreak ba? Oop, walang vision. Nakatago lang halos silang lahat. Item check tayo for James, siya yung pinakamayaman. James Aghanims is online kahit mayroon pang rage yung lifestealer. Yung lifestealer kahit may rage siya, nako. Tatalab at tatalab yun. Etong si Necrophos, mag-Aghanims Scepter din. And Guardian Greaves and Hood of Defiance available sa kanya. So no clash yet, no Russian attempt, pero mayroong gustong ipitas. Bimbo, overextending, Sam H trying to save. But yun na nga, 88 seconds for Ogre Magi. The push for Admiral is now, ayan na nga, nagpakita na. Wala pang combo, Global Silence ha, pwedeng ibitaw ng Silencer. Pero Silencer, busy stop. At kukunin na nga dito ng Admiral yung nasa mid lane. Open na yung barracks, ayan na yung clips, pupunta na sa top lane. Nether Ward. At Storm, zipping in, zipping out. At yun lang for ano for Admiral. Slow siege to para sa kanila. They have this Lina na pwedeng mag-damage sa tower. Pero si James so far, ayaw niyang i-expose yung kanyang positioning. At eto na, buyback, Global Silence combo. Uunahin yung Earthshaker. Pero yung Scepter, Echo Slam ba? May Curse pa, meron pang Life Drain. Meron pa si Ben-Hur, in Echo Slam na lang. Ben-Hur na Laguna at una pa siyang mamamatay dito. Buyback for Bimbo. At yung Panda Split, binabox out lahat. Gagamitin pa yung LSA, somehow hindi magkoconnect. At si Jar Jar, front lines lang, slow siege, Rior using the Liquid Fire. 4 versus 5, 30 seconds for Storm to respawn. Wala lang mana talaga yung Necrophos ngayon. Kaya medyo maingat sila. James, babalik na naman. Ayan yung Life Drain. Sam H, Bokirino, Glimmer Cape para sa kanya. Rage gagamitin para makaligtas. Barracks muna tayo. Pero mahirap mag-barracks dito kasi merong nagde-depensa. Multicast, Bokirino, dropping down. Curse and Last Word, the Crepify pa. Rior trying to save Bokirino. Here goes Bimbo again on the lockdown. At the Storm finishing off etong Panda. Papali pa rin yung Panda. Uy, na Laguna na naman. Siya yung unang mamamatay. Kaka-respawn niya lang si Bimbo ang susunod. James, pangalawang godlike na to. LSA hindi magkoconnect pero lifestealer hahabulin. Sam H nasa alanganin. Ayan na po si Sam H. Pag tapos niyan, nakaka-push na agad etong Admiral. At naku po, baka pag-reconnect ko nito, no lobby found na to. Reconnect tayo, no lobby found. Ay, sinabi na nga eh. At, ay, Eric, okay na. At ayun, lobby not found. Ladies and gentlemen, I'm very sorry sa nangyari. Hindi ko kasalanan na ganun eh. Ganun naman talaga eh, may mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero, at status nito, ano eh, nabitin ako sa cast. Kasi paputol-putol. But what can I say about Admiral Dota? Nako, naging had lang sila for Detonator ah. Detonator need to win that game. At parang nasa alanganin pa sila ngayon na makapasok sa top 2. Ay, nako. Yung lag kasi. Yung lag dito sa C. At ano pa? Palabas na lang natin yan. Mga wag na lang. Altab natin Beyond the Summit. Saan dito? Ito. Hindi na rin ako aabot. Parang patapos na.
So, ayun guys, nabitin ako. Very sorry kung ganun ba yung nangyari, pero ang detonator, matatalo sila, Admiral, maganda yung kanilang performance. That was a very stellar performance for Lina, especially James. Si Ben-Hur eh. Ano lang si Ben-Hur eh, hanggang kaya lang siya. Hanggang kaya lang talaga yung Storm, sadly for their combo. At nasa wall ba yung... nasa wall yan! Gusto mo hawakan ko? Oh, ay hindi ko lang mahawakan. Nasa harapan ng screen. Ayan o. Oh. At ayan, usap-usap na lang muna tayo. So may katanungan ba kayo sa ating analyst? Nandito yung analyst! Nasa gilid na si Marian! Nasa gilid lang. Hi! Wala naman silang tanong eh. Yes guys, game 1 pa lang 'yon. So yung game 2 siguro mag-start na, mga ilang minutes na lang 'yan. Nako, kinilig siya guys sa mga comments niya, kinilig siya. So ay, naku po. Hindi ako kinilig. Tumawa kami. Ganito talaga kami. Ganito kami. Kinilig ako sa inyo. Gusto kong kiligin pero baka maano tayo. Majiji tayo. At ayun na nga guys. Ayun na nga. At ayun na nga. Game number 2. Tingnan natin kung hindi na sana lag. Okay? Hindi na sana lag. At nice one for Admiral. At yun na nga guys, don't forget to subscribe nga pala sa ating YouTube channel, which is Project Lupon or Lupon WXC. And kita-kitso tayo di sa SMX Convention Center, ESGS. Finals po yan ng TNC versus Neon sa West G. At October 26 to 28. So yan, nasa booth kami, The Armory. Magbebenta kami doon ng mga t-shirts and then dadrop by din yung Team TNC sa booth namin. So guys, second game, tingnan natin kung hindi na ba talaga lag. And Lupon, Project Lupon, magbabalik lang ho kami for a while. Ayan.